Gitin na natin ngayon ang ating mga tanim na kamuting kahoy sa aming bukid. Po, medyo malalaki na sila at medyo masukal ang ating kamutihan. Po. Ano po sila? Napakarami po ito. Yan. May iba dito na nalalanta. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dati sobrang init. Pero medyo naka-recover na rin yata sila. Yan. May maliliit, may malalaki. Hindi sila pare-parehong laki. Yan. Yan. Medyo malalaki na sila kunti. Sila po ay isang buwan sobra na yata to. Dalawa. Dalawang buwan. Yan. Dami sila hanggang doon sa tuktok. Yan. Ito. Ah, medyo malalaki sila. Yan. Ito po yung kamuting kahoy. Yan. Siguro mga ilang araw ay medyo malalaki na rin po sila. Ito, may tanim kami isang punong durian. Yan. Nakatanim lang po yan siya kahapon. Yan. Ito po yung plastic niya. Hindi pa na itapon. Yan. Sana mabuhay siya. Dahil kada hapon ay umuulan dito. Para lagi siyang madiligan. Saka dito sa baba, meron kami dito ang mga beans. Ito, durian din po siya. Ito yung sabi ko na beans. Ang tawag sa amin dito ay malayo. Yan, malayo beans. Tagalog. Hindi ko alam anong tawag nyo sa ibang lingwahe, pero sa amin ito ay malayo. Yan siya, oh. Yan. Dahil nung pagbukas ng gubat po kasi ito at ginawang bagong bukas, kaya medyo matataba kahit walang abono. Yan. Ito yung mga beans. Hindi ko alam kung kailan ito mamumunga. Sila ay nasa sobrang na isang buwan. Sabi nila 3 months daw to bago magkakaroon ng bunga. So, wala lang siyang gapangan. Ayan. Sa mga kahoy lang na natitira na putol. Ayan siya. Naghalo-halo na sa aming kamuti. Kamuting kahoy. Yung mga beans na to. Ayan. Susunod, papakita ko kung anong klaseng bunga yun siya. Problema, mayroon siyang tuo. Aphids. Ayan siya. Hindi siya masyadong maliwanag. Medyo malabo. Ito. Focus natin. Nasya mga aphids. Hindi maganda yung camera ko. Saan meron siya mga aphids. Ayan. Mga insekto sa loob. Nasya mga pukusan. Ayan mga insekto na maliliit. Ayan. Dapat yan sila ay kailan sila ay matanggal. Yan siya, o yan. May late na insekto. Dapat po siya ay mapisa. Yan, kailan mapisa siya para hindi na siya dumami. Kasi once na meron dito mga insekto, ang tendency niyan, pwede silang dumami. At kung dumami sila, makapinsala sila sa ating tanim. Saka mas maganda po na sa pagtitiris lamang sa mga insekto ang ating gawin. Huwag po tayong gumamit ng mga chemicals na pangpatay sa mga insekto, dahil sa atin din pong kalusugan yun para maging safe tayo sa anumang sakit. Dahil po may mga side effect yung mga gamot na tinitake para sa mga halaman. Yun po.
Yan. Kaya palagi tayo magpapasyal sa ating mga tanim. Kung kahit tayo man po ay mahilig magtanim, ay lagi po nating pasyalan. Tanggalin yung mga insekto na dumadapo sa ating mga pananim. Yun po ang the best na para maging safe ng ating mga kalusugan. Po, iwas tayo sa mga sakit. Yan. Diba? Yan lahat. Siya. Mga tinanim namin. Ito, may mga kahoy pa. Hindi pa nalinisan. Nilagyan na rin siya ng mga beans para may gapangan. Yan. At ang nakikita nyo sa baba, yan po ay maliit na sapa. Yan. Baka after a year, ma-improve na rin yan siya at gawing fish pond kung mayroong budget. Yan po. Malalim po yan siya. Dati po yan siya ay hindi ganyan kalalim. Ngayon po, na siyempre, dahil na may bumili na pong lupa doon at tinambakan po sa unahan, hindi na po nakalabas ang tubig at nangamatay na po yung mga punong kahoy. Napapansin nyo yung mga punong kahoy na yan na wala nang dahon, medyo nalalanta na at patay na dahil po sa tubig. Dati po kasi ay puro kahoy yan siya, ngayon naging isa na po siyang sapa. Yan. Yan po, maraming salamat sa inyong panunood sa aking video. Naway nagustuhan nyo sa aking kinakita na aming mga halaman dito sa aming bukiran. Po, maraming salamat at huwag po ninyong kalimutan na i-like and subscribe po ang aking video. Salamat.